hát với. Paratik na siya. Lilipad na si Jane De Leon sa Much Awaited. Dito na sila. Kailangan kitang ihanda. Dahil ikaw ang susunod na protektor ng bato. Ready na ba kayo? Ready! Tigil! Ang pinakamalaking kasalanan daw ay kapag may kakayahan kang tumulong. Pero wala ka namang ginawa. Lilipad na! Darna! Mars Ravenous Darna! At bago nga lumipad, ito si Jane De Leon bilang Darna. Atin mo nakilalanin ang mga naging kalaban ni Darna sa version ni Marin Rivera sa GMA 7. Let's find out, mga kabuljaka. Sila ang mga halimaw na nagbabantang maghasik ng lagim at sakupin ang daigdig. Wala silang ibang pakay kundi ang magdulot ng kamatayan sa sangkatauhan. Wala tayong kalaban-laban sa kanilang kapangyarihan. Sino ang magliligtas sa atin mula sa tiyak na kapahamakan? Parating na ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Abangan ang muli niyang paglipad. At si Electra, ang reyna ng mga Amazon. Si Electra ay pinuno ng Planet Women. May iba yung lakas at galing si Electra. Nadaig ang kapangyarihan ni Dark. Inanganak na may bukol sa likod ang babaeng impakta. Inakala ng lahat na isa lamang siyang kuba. Ang hindi nila alam, may kakambal ang babaeng impakta. May kakambal na halimaw. Ang halimaw ang nag-uudyok sa babaeng impakta na maging masama. Ito ang nagtutulak sa kanya para pumatay. Pilit man niyang labanan ang bulong ng halimaw, hindi rin niya magawang tanggihan ang mga utos nito. Anong sabi ko sa iyo? Walang kwit ang lalaki niya. Ano pang inaantay mo? Patayin mo na. Patayin mo sila. Ginawa sa akin ni Kuya Mateo. Nabali ang mga buto ko sa paa at binting. Nalupo ako. Marami niya kami. Iniwang ka na niya. Kita mo na. Ngayon pinay ka na. Kinalikuran ka na niya. Sabi ko naman sa iyo eh. Yung pag-ibig niya para sa iyo. Hindi tunay. Nung dahil nawala yung lalaki, pinakamamatay. Pero wala siyang kwentang lalaki. Ikaw, walang kwenta. Wala kang kwenta ng kapatid. Panahon na yun. Isa ako sa ibang pinutulan ng pakpakasin.
nakakulong sa hawla. Hanggang sa isang araw, nahabag na rin siguro sa akin si Kuya Mateo at iginawa niya ako ng karito. Yun ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Dahil sinamit ko ito para makatakas. Pero hindi pa rin ako naging masaya. Malupit ang mundo sa mga taong tulad ko. Ingit na ingit ako sa mga ibong malayang nakakalipad. Kung may pakpak lang ako, matatakasan ko ng lahat ng mga problema ko. Saka ako nakilala sa Dr. Montgomery. Sa wangas! Dinilig na rin ang Diyos ang dasal ko. Nakala ko na si Dr. Montgomery ang sugo niya na magbabago ng buhay ko. Kinagagal akong ibalita sa iyo na tagumpay ang operasyon namin. Anong ginawa mo sa akin? Nagupat mo lang ang pangarap. Hindi lang kita binigyan ng panibagong paa at binte. Ginawan din kita ng pakpa na parang anghel. Ito ang simbolo ng pagkakalikha sa iyo. Kaya magmula ngayon, kikilalanin mo bilang iyong ama. Huwag ka nang matigas pa dahil hindi pa ako tapos sa mga binabalang sa'yo. Huwag ka nang manlabang pa. Makipagtulungan ka na lang sa akin. At darating ang panahon na kikilalanin ng buong mundo ang aking nilikha. Ang babae, Lawin! Mula ako sa isang mayaman at kilalang pamilya. Kay tagay hinintay ng aking mga magulang na magkaroon ng anak. Ngunit nang masdan nila ito'y hindi nila inaasahan ang kanilang nakita. Ang sanggol na isinilang ay walang mga buto sa braso at binti. Bukod doon, ito ay may dalawang bukol sa ulo na animoy sungay. Ang sabi, anak daw ito ng demonyo. Sa takot na mapagtawanan at mahusgahan, nagdesisyon ang aking mga magulang na itapon ang sanggol na iyon. Sa gitna ng kagubatan, ako'y kanilang itinapon na parang basura. Sugatan at nilalamig, nanlaban ako sa kaunting hibla ng buhay na mayroon ako. Binilabog ng aking uha ang buong kagubatan. Ingay na gumising sa nanahihimbing na damdamin ng mga punong maligno na may mga malalim ding galit sa mga taong matagal nang lumalapastangan sa kalikasan. Pinalitan nila ng kanilang dagta ang aking dugo. Pinalitan nila ng kanilang mga ugat ang aking mga buto. Nilamon ako ng lupa at sa ilalim niyon, ako'y inilagaan at pinalaki. Hanggang sa muling tumubo makalipas ang ilang taon bilang isang mandirigmang tagapagtanggol ng kalikasan. Isang nilalang na may lakas at tibay ng pinakamatigas na punong kahoy. Isang nilalang na may matinding poot sa mga taong umapi sa akin. Isang nilalang na uhaw sa mga dugo nila. Dahil sa bawat buhay na aking kinikitin, kapangyarihan ko'y lumalakas, tumitindi, lumalawak. Si Vladimir, ang hampir. Isa siyang matipunong lalaki mula sa ibang bansa. Hindi alintana ng lahat na sa likod ng kanyang malaadonis na anyo, nagtatago ang isang mapanganib at mabangis na bambira. Si Sir Tini, ang prinsesa ng mga ahas. Sa pansamantalang pagkawala ni Valentina, minala ni Sir Tini ang misyon na palaganapin ang liging ahas. Si Deborah, ang manananggal. Nagpapanggap si Deborah bilang isang doktora sa ospital ng San Martin upang mabilis makahanap ng mga buntis na mabibiktima. Sa likod ng kanyang bangis at kapusukan, mapapalapit si Deborah kay Dini. Hawak ni Deborah ang isang malaking lihim na magsisilbing susi sa nakaraan ni Dini. Si Helga, ang babaeng demonita, isang babaeng sinapian ng malakas at masamang espiritu ng kabilingan. Dala niya ang galit at kalupitan para sa sangkatauhan. Artista ako noon. Yun lang ang tanging pangarap ko simula nagkaisip ako. Pero sinira nila ang pangarap ko.
Ginutay-gutay nila ang mundo ko. At pagkatapos ay tinapon nila ako parang hayop. Pero may ibang plano ka pala. Binigyan ako ng pagkakataon upang makapaghiganti sa bago kong katauhan, ang babaeng lintana. Upang pagbayarin ang mga may sala. Pero hindi pa huli ang lahat. Maghihiganti ako. Hanggang sa kaapu-apuhan ni Adolfo Sandejas, hindi ako titigil hanggat nananalaytay ang dugo niya sa kahit sino mang lalaki sa mundo. Tagapagtanggol ng naaabi. Tagapagliktas.